yun. Huwag mo na yung 3, 2, 1. Pindutin mo na agad. Sa wakas. Huwag mo na countdown. Ayan na nga po. Inayos namin. Nag-VPN na kami. Tingnan namin kung sana okay na. No, sana okay na. Ayan. Sa lahat na uy, salamat kay Jay. Ayan na, nag-reconnect. Ayun na yata yun. Kumonect na yun. Oo. Yan. Kumonect na yata sa wala nga lang yun. Yung mga heroes na uno na sa field. Pero at least, Timbersaw magiging pick dito ng TNC. So, Timbersaw, okay naman sa lane versus Magnus to. Mapo-force kaya yung VG Gaming para mag-run ng Tres na Nature's Prophet dito, no? Depende. Siyempre, ayaw mo rin gawin yun eh. Kasi Nature's Prophet di naman ganun kaganda. Pero ES Morph na combo na pick dito ng TNC. Mm-hmm. Kaso nga lang, yung isang strat nga lang nakuha din sa kabila. Diba, Magnus din? Timbersaw. Nature's Prophet, Grimstroke, PA, Magnus. Yep. Kaya naman yata. Yung pinaka-ayaw mo, I think, out of all of the offlaners na kaya mo kung makatapat, Timbersaw yung pinakaayaw mo kapag PA kayo. Kasi instant deadlane na yung dating nun eh. Tapos yung kasama pa pa, either Grimstroke or NP. I mean, yung Grimstroke siguro yung pinakapwede dahil kung... Makapagharas. Kung ego mo. Kasi yung Timbersaw kasi, go lang naman yun pag nakakuha ng mga level 3, level 4. Kasi mataas na medyo yung reactive armor, diba? Yun lang din naman yung ano nun eh. Yung gagawin dito eh. Pero TNC magbaba ng OD. Kaya pipick nila. Sana okay. Ayan. Best of 5 yung grand finals, boss. So, tapos na yung game 1. Best of 5. Potential 4 more games to go. Ano? Super final, best of 7. Feeling ko, ano, best of 15 na tatay. Ayan. 10 seconds remaining. Shoutout kay Jamie Santana. Thank you so much po sa binigay mong VPN. Mm-hmm. Yun, for sana providing, di na kami, diba? Sana di na kami maglalag. Thank you. Alright. Para Viper pick. Para dito kay TNC. Okay na okay yung Viper para sa PA. Kung pumasok kasi yung PA, patuhan mo ng Nether Toxin, madi-disable yung crit. Madi-disable yung passive, I think, side ng Blur. I think natural counter, pinick na rin nila yung natural counter ng Timbersaw, di ba? Yeah, pwede rin. Pwede rin. Lalong-lalo na pag level 25, mas silence pa yung Timbersaw. Diba? So, might as well, ayaw mo rin ibigay. Kaso nga lang, Tiny. Tiny. Yung I think yung pinaka-rason kung bakit pinick yung Tiny dito kung ma-burst down kagad yung Morphling, di ba? Witch Doctor medyo madali rin siyang i-go. Viper, mananalo talaga sa ano sa lane yan versus Tiny. Mananalo talaga yung Viper versus Tiny sa lane. So support pa rin yung Magnus, napa-offline nga din sila ng Nature's Prophet dahil nga hindi sila makakapag offline na Magnus dito. Okay. Brimstroke support na 5. Oh, I don't know. Medyo ako personally ES Morph, yes, natatalo na 'yan. Pero ang kailangan mo kasi gawin 'yan versus sa ES na Morphling is sa early pa lang pressure mo na. I think Nature's Prophet perfect 'yon. Magiging disastrous yan for VG Gaming kung nag-offline sila ng Magnus. Yung NP kasi kahit paano ma-outrange mo yung Morphling, masakit yung base damage, 'di ba? So okay din yung NP offlane, pero overall kasi kung bakit hindi pinipili itong si NP is because I mean yung bakbakan eh. Kailangan mo na kasi ng BKB itong NP bago makapag right click kasi kung hindi titipin ka tapos gogo ka lang na naman kalaban, mamamatay ka lang din kagad. Pero nakadepende dito para sa akin kung ano yung oras lalabas yung dagger ng Tiny. Kung makagawa siya ng space para magwala yung PA kasi PA magana yan eh. Maghihintay muna yung mga ibang items eh. And magaling yung ginawa ng TNC kontra naman sa mga stacks last game. Diba, nakita natin may naglagay sila ng observer, may mga sentry, diba, kinokontest lagi yung mga stack. Lalong-lali siguro kailangan dito ni Tims. And perfect para perfect hero para mga kay Tims yan kasi mahilig siya mag-roam. Diba? Makukulit siya sa mga jungle na kalaban. So kung makulit niya itong si Grimstroke, lalong-lalo na. He's gonna have a hard unless time. Unless ang pwede gawin nila actually dito ng Witchy Gaming is kung alam mo namang PA na lane medyo mahirap, i-bot mo na lang. Kasama din ng Magnus and Grimstroke, i-trialin mo na lang yung Morphling lane. Pwede siguro gawin yon para ma-force out din na NP yung kalaban nung Magnus, nung Timbersaw. Actually, pwede rin. So, feel ko baka mag-aggressive dual or trialin dito. Ako, mas malala! Oy! Hindi, yung sa una lang. Mas malala, oh. Prepare for battle. Ano ba yan? Relax. What? chill. Para ito na nga, pakilala na muna natin dito
yung dalawang teams, simulan ko na sa site ng Beachy Gaming. Euros will be playing the Phantom Assassins, PYW. On the Magnus, si Young naman sa kanya, Nature's Prophet, Ori on the Tiny, and DY on the Grimmsrock. And paalala lang guys ha, huwag po tayong mag-spoil. Kanina kasi, nga eh, sabi niya, pinredict niya daw yung mid lane buy pero sa TNC dun sa Kuya Nick, kaya siya naban. No. Like hell, kahit no. Kami hindi namin mapredict yung mid lane buy pero isa lang ibig sabihin nun, pinanood mo sa live. Please guys, huwag po natin gawin yun. Pero ito din, sa side naman ng TNC, si March on the Witch Doctor, si Tims naman sa kanyang Earthshaker, Armel on the Viper, si Gabi naman sa kanyang Morphling, and of course si KP on the offlane Timber. Oh, so, but, so yung gagawin? Hindi, sa safe lane pa rin sila ng ano, ng PA. And guys, again, iwas po muna tayo sa mga spoil, please. Yeah. Kasi wala namang ano yun eh, wala naman tayong pakialam kung ano nangyari eh. Gusto natin kasi lang, sabay-sabay tayong malaman, diba? Kasi kami alam na may monitor din kami sa live. Alam namin kung ano yung nangyari, pero hindi namin kayo ini-spoil. Yep. Diba? Okay. Diyos okay. Ko. 2-4-2. Sana wala mag-spoil. Paano nga po? Para sabay-sabay tayo. Kasi kami, pag may nag-spoil din, mawawalan din kami ng hype. Analysis po bakit mid lane Viper? Simply because yung Viper Nether Toxin madi-disable yung PA na. Ayan, makapassive. So, hindi siya makapag-crit. Kapag natamaan siya noon, hindi gagana yung passive niyang blur kung di ako nagkakamali. Mm-hmm. So, Tims, mag-TP ka agad sa taas. So, tamang block lang din sa may bot lane para naman din maging mas okay yung position sa lane, yung Timber. So, Yung grow. Yung ultimate niya, yung plus damage. Tingnan mo nga. 4-4-4-4 number 4. Yeah. Ay, choke. Mali. Pambira. Sabi ko ba't gano'n? And yung bonus armor, bonus damage, attack speed. So, bibili siya attack speed niya, pero okay. Yeah, pero I think, overall kasi kapag Viper ka, di ba? Kapag TA ka, ayaw mo rin kasi kalaban yung Viper. Lalong-lalo na sa mid-game. Pinipick mo naman yung Viper para sa mid-game. Hindi naman pang late-game. Pero late-game, potent din yung silence na. Nakupo na. Skewer pa nga dito mga kaibigan. Delikado nga pala si KP dito. And KP, tinatlohan na nila. Yeah. So mukhang nag-tryline nga din sila dito. Hindi naman offensive, pero... At this pero, point kasi, ito rin kasi yung point na vulnerable yung Timber. So level 1 na reactive armor. It's like a morphling na level 1 din yung... Aray, masakit po yun ah. Oop. So may salve naman siya. And wala na nga ring mana itong si Ori pang bato ng puno or what. Pero nga, nasa approach mo na lang kung yung paano mo gagawin eh. Kung kasi sumama din si Tim sa baba, kontra naman sa try lane, diba, medyo mahirap yun kasi ang gagawin mo lang naman dun sa lane na yun, Fisher Black lang na Fisher Black eh. Hindi ka na makakuha ng mga experience pero saman sa Maymay. Pero wala bang ka-cancel ng TP? Wala. Yun lang na yung kagandahan ng Nature's Prophet. Pwede siya mag-TP to base and bumalik lang sa lane. Na hindi mapapunish masyado. Pero okay ito for Beachy Gaming ha, kasi makakapag-stack na taloy sila dito sa may ibaba kung gusto nila. Unless yung si PYW mag-ditch siya ng lane. Most likely yun yung gagawin. Naipon na taloy yung mga creeps sa may ano yun. Naalala ko taloy yung mga old Nature's Prophet days. Ano? Yung Nature's Prophet na yung pupunta dun sa may gitna, dun sa cliff, di ba? Titipi siya dun sa cliff, tapos dun siya magpa-farm. Yeah. Oh, kasi yung cliff, parang yung cliff, nasa baba lang nun yung farm, yung neutral eh. Yep. Buisit. So, lilipat din siya dun sa may cliff yata, somewhere dito sa may dire, sa dire. Na dun din yung hindi naaabot ng creeps. Mm-hmm. Maka basic lang. Mga siguro 15 minutes siya magpa-farm dun. Ouchie. Oh. Naghahanap tuloy. Oh. I think naghahanap siya ng skewer pabalik eh. Hindi gumana yung ano yung rotation doon. Lalo-lalo na kasi may ward din kasi yung TNC doon sa may baba eh, sa may river. River rune. Ayan, si Poging Bombero nanonood ngayon, no? Si Boss Domingo. Naman. Boss, kailan yung hindi mo birthday? Doon tayo magpapakain. Yep. Doon tayo sa hindi mo birthday magpapakain. Ayan, si Juan. Yan, shoutout sa'yo from UAE. Magandang gabi. Alright, I think okay din yung lane dito ng, ano, ni Gabi. Yes, hindi the best kasi nag-try lane sila. So, maagawan tuloy siya ng experience. Madadali yung level 4, 5 niya. Lalo na sa level 5 kasi pag level 5, level 3 na yun eh. Yung attribute shift.
Pero ano, yung Tiny medyo nakakakuha ng ano, ng assists dito. So not too bad. 17 and 6. Viper naman, 18 and 4. Di ganun kalayo. Ayan na. Diba? Si PYW, tamang stock lang din. Ay, ako ba niya yung stock? Parang hindi. KP. Yeah, I think solved na siya sa lane. Di na dapat makamatay. Kaya nga umalis na rin si PYW. Kasi after ng first blood, parang ano pa ba yung gagawin doon? Kasi wala na rin siyang gagawin doon. Exactly. Eh. So tamang stock na lang din. Yun naman yung pinakalasan kung bakit pinik ni Magnus. Para mamaya, makakabawi yung PA para makakuha na lang ng stock. Yung farm. Yeah, tama. Malang doon naman. Yeah. TNC po nanalo ng game 1. Ayan, sabi ni Vincent. TNC po nanalo game 1. Leading po sila 1-0. Matutuloy nga ba? May ES Morphling. We'll see. Natalo naman na ng TNC. Ay, I mean, tinalo na ng Vici Gaming itong TNC. Black lang, oh. Bounty rune lang. Tatagal yan. Unless mag-skewer pa bigla ito. Pinatuan ng bawang. And of course, tignan dalawa lang na bounty rune. Yeah. Pinamamasama. Ayan. Okay din para kay Orion kasi may bote pala siya. Mm-hmm. So at least makasustain lang din naman siya sa lane, Fever. Kontra naman sa Viper, kailangan mo talaga. And iniwan na nga din yung PA sa bot. Punin mo na lang lahat ng mga CS na kaya mong gawin dyan. Diba? Basta pagka level 6 mo siguro or kapag maya-maya, try natin kumuha ng stack. Diba? Si KP, kung masyado makakakuha ng mga CS dito yung PA, siguro baka mag-cut na lang siya ng creep wave mamaya. Pero importante kasi yung first siege creep dito para sa Timbersoy. Kailangan mo alagaan yung siege creep. Para kailangan mo rin umabante na rin. Yep. At least makadila ng damage dun sa torre. Kaya ngayon, parang inuubos niya kagad yung mga creeps, yung protectant, tanke lang siya ng onte. May level 3 ng reactive armor niya eh. Ka-afford na niyang gumawa ng ganito eh. So kakat niya na lang din siguro yung creep wave in a bit. Okayin lang. Yep. Oh! Matama niya ng whirling dot, medyo masakit ha. Uy, naku, nagpa-packet loss na naman tayo dito mga boss ha. Grabe kit na nga BPN tayo. But no, at least kahit pa paano kumakapit eh no. Baka siguro. Ayan. Pero ang galing na ginagawa ni Urus di... Ay, hindi. Ayan na yung tower na yung tinitira ng siege creep. So KP, kailangan niya tankihin to. Although kailangan niya pag-ingatan din kasi maya-maya ma-setupan pa siya ng Grimstroke, diba? Masakit pa man din yung ala X-Well. Best of 5, boss, Smartan. Ano, diba, siege creep. Protectahan mo yung siege creep. Yun lang yung ginagawa ni KP dito. Alam niya kung ano yung kailangan niya. Deal as much damage as possible dito sa torre. Yep. Si Urus nga, tinatry niya i-drag yung creep wave pala yun. Para mas ma-punish naman si KP sa pag-ano. Para kalahat, ayun na. Na-silence pa nga. Dito yung Tiny. Naku, masyado yata siya naging makulit dito. The toss coming in. And KP, namatay. Yeah, and kalahati din halos ng HP ng Tier 1 Tower na nawala din dito. So, yung mga ancient creeps, mukhang makakapag-stack naman si PYW dito. Yung isang camp na black na. So, parehas yung mga, alam mo yun, yung mga medium camps, binabantayan ng TNC dito kung saan mag-stack. So, hindi nila nakita sa may taas. Not sure kung dumaan na doon yung Magnus. Pero so far, I think TNC hindi nila alam na may ancient stack sa ngayon. Maybe they do. Hindi ko alam. Mamaya-maya magsisimula na rin mag-empower tong Magnus kay BA. Ano, level 2 empower na yan, no? Oo, yan. Mga nauli. Oop! Ay! Muntik. Diba pula. Walang maalitik. Sustain na yung second skill. Ginagawa kong build dyan, 1-0-2 eh. Para mas masakit talaga yung maalitik. Pag gusto mong sobrang aggressive ka dun sa lane. Oop! Stop! Para lang talaga, abot. Oh, umabot. Umabot yan. Yun lang. Pumitik, sir. Nangyari. Oh no. Peke yata yung BPN, ah. Pare na nga si Urus, diba? Iniwan na niya yung lane, eh. Alam niya kasi hindi niya kayang mag-lane na. Malala yata yun, ha? Lumala yata lalo, ha? Ano ba yan, oy? Sir? Radiant's bottom tower is under attack. Sige. Altap mo muna. Oy. Click mo muna bago galaw. Ayan. Sir? Boss? Sir? Ayan.
Oh, teka lang, dinisconnect lang namin yung VPN, ha. Recon lang. Kasi perfect world, eh. Oh, si DY namatay nga lang. And na-deny pa nga yung bottom, not too bad. Pero I think mapapunish to. Ayun, nakakakupo. Yep, well played kay KP. Ayun, nawala nga rin. Ba't kumalayo bakit sa VPN? Tingnan natin mamaya. Sa bagay, wala namang ano eh. Wala namang illusions this game, eh. Mm-hmm. Maybe. Nangalit. Kung mag-manta, hindi. Nadadali sa mga manta, yung mga illusions. Ay, si Mamo nanonood, si Mamo Reyna, oh. Shoutout sa'yo dyan, oy. Huwag ka na malungkot. Oh. Lagi ka malungkot, eh. Yan lang, Mamo Reyna. Dinaspot ng TNC to. So, makakuha dito si Euros ng Ancient Stack. I think tatlo or apat pa man din to. Mm-hmm. So, medyo masaya naman si Euros dito. At least na nakabawi, di ba? May medyo pangit yung start niya sa lane, pero bawin-bawi naman yun. Kasi nga, makita natin sa network, di ba? Nakuha naman dito niya, no? Ya, Euros. Bawi lang sa stack muna. Palagay mo siya, pabilisan mag-farm. Yeah. Morphing PA. Yun yeah, na yun eh, pauna, think, magpapaunan lang talaga sila dito eh. I think yung PA, makakapalag naman sa Morphling yan. Kaso late game na. Siguro kapag nakakuha ng maybe Nullifier o kaya may Bloodthorn, medyo Bloodthorn. Legit nga versus ano eh. Pero most likely Abyssal, obviously yung pinaka gusto niyang i-build dito. Kasi kung kailangan mo kasi malockdown yung Morphling, yun yung, man yung pinaka-issue. Mm-hmm. Pero I mean, meron namang Timber, so diba kasi yun lang din yung issue. Hindi na naman makakancel yan. Wala naman masyadong right-click damage yung Timber, so. Abang si Teams, oh, sinaboy. Ayan na yung cask, bibigay, malidik nandyan. Stroke of Fate, tatama. Nandito na rin dito si Young. Dako na, sprout pa nga si Teams. And the Avalanche will hit. Can they take him out? Fisher, oy, catching two. Timberso na, toss pabalik. Pero wait lang, nakulong si Young. Napatay, oy, dalawang core. Akala ng VG Gaming, ito na naman eh. Afford nilang gumusa na medyo maaga. Kaso, hindi na go. Sila pa nga din yung namatayan. And mapapunish pa nga din sila. May siege creep pang magagamit dito ng TNC. Mm-hmm. Eh, dun sa top lane, no? Yung Morphling, di ba? Easy breezy lang din siya dun. Hindi mo naman ano to. Hindi mo na magago to. Lalo lang kasi, I mean, full level na yung attribute shift na. So, kailangan mo na mag-commit ng maraming heroes para lang maipatay yan. Pero sa mid na naman, kalahating buhay ng tier 1 tower babagsak. Tutulungan pa yata yan eh. Oop. Build ng PA naman dito, Desolator agad. Okay. It's a travel. Yan na naman yung naging trend na ngayon. So bot lane, di ba? Dead lane. No choice. Kailangan mo talagang iiwan yung Timber dito mag-say. Pero ito yung ano eh. Ito yung gusto naman ng Timber. Diyan siya nagpa-flourish. And yung Spirit kapag Vessel. Kapag napag-iwanan siya. Yeah. Yeah, again, mafo-force natin sa lane. Kaka-TPN niya lang din with the... Or kakapunta niya lang din. Mm-hmm. Second to the last pick. Yung ano, Viper fourth yung last pick. Fourth pick, diba? Timber, last eh, pick. Eh, para halos last pick na yun eh. Kasi, I mean, TNC tapos TNC pick na naman, di ba? So, Euros, medyo hindi siya napipigilan in terms Network, of ano. Fisher, magkakasaluan pa nga dito ng Network. Ay, March! Avalanche toss combo, March is down. Yeah. Kala niya siguro hindi makakalapit niya, di ba? Yung VPN? Nag-smooth nga tayo nung inop yung VPN eh. Weird. Para importante, okay naman. Para sa express VPN tayo dun. Iba na yung VPN nila eh. Ha? O baka talagang perfect world yung so bagay, nila talaga. Talaga eh. Yung perfect world talaga yung Dota nila. Pang ganun kasi talaga yung ginagamit. Eh. Oo. Ayun na nga. Yung minus perfect world. Pumitix na nga. Parang ganun. Tapos dapat, ewan ko parang paano nila nagagawa yun. With me. Sa Dota. Ewan ko, paan naman sabihin nila. Si Kayowe lang yun eh. Parata na. TNC medyo ano lang, medyo calm before the storm. I think 15 minutes, baka na nga din magkakaroon na ng palagan. Pero PA, napafarm na nga niya yung Desolator niya. Mukhang papwersa natin yung TNC dito sa may mid. PYW, mapapunish pa ito? Mukhang hindi naman. Radiant's middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Siya, PP na lang sa top lane.
So, mawawala na ata lahat ng tier 1 tower dito yung ano, Avicii Gaming. Avicii Gaming. Yeah. Ayun. Pero napatay si Gabi. Yan lang, na-silence ata kagad yun. Ha? Blink Dagger, di ba? Ito na yung sinasabi ko. Check mo nga yung buhay ni Gabi dyan. Kung, ayun. 1-1. I think nakapag... Hindi masyado nakapag-morph strength. Nope. Barely. Again, instant kasi yung toss eh. Yun yung problema eh. RP, gagamitin pa talaga dito. Ayan na, ini-skewer pa nga palapit sa tore. And here they go. KP still alive. Fisher ibibigay. Oh, di pa tapos. But then, nastand pa nga sila dito mga kaibigan. KP magwawala. Dalawang bracer. Buhay na buhay. Reactive armor. Baka mamatay daw, sabi na ito. Napapaisip na tuloy ako kung more, I mean, sabagay, nag-commit na kayo, first place pa lang. Nyo yung audio nung game boss, mawawala yung lag. Di na daw gumagana yan, sabi ni Calbs. Ayan. May da-download kang file para makapasok doon, then may password. Ah. Ah, yung ano ba yan? Yung kasama yung credit card ko. Kasama yung credit card ko. Yung kayo eh nga, yung para mapasok yung kasi perfect world na version ng Dota. Ay, yung Chinese talaga na version. Ah, okay. Yung pang ano talaga. Yung pang perfect world gets. Talaga. Yeah. May ano kasi yun eh. Basta ano yun. Basta credit card mo. Hindi, gag. Kailangan namin yung credit card mo. Iba kasi kapag gumawa ng ano yun, ng account sa perfect world, yun yung problema. Kasi... Kailangan may number ka doon. Parang may local number. Yung number mo local din doon. Tama. Wala. Para sa mga ano yun, para mga... Kasi ginagamit din ng ano yun, ayoko nang salita. Kasi ginagamit ng government yan pang ano yun. Oy. Hindi, pang ano naman, pang monitor kasi ng mga ano yun. Stand Hong for Kong. The citizens of China. Na basta ganun. May parang number yun. Ginagamit ato sa mga college students eh, ganun. Basta. Wala ako nun. Oo, meron ka. Wala ako nun. Galing ka dun eh! Naalala ko nga dati, naglalaro ako ng mga games dun sa China. Number kasi nihingi na rin. Ginaganon ko na yung number. Okay, game. Pero I think ngayon mas sophisticated na yung parang pang-check nila eh. Grand Finals po, yes! Grand Finals na po. Game 2. Game 2, syempre nanalo na ng one game TNC. Medyo tahimik. Both teams, sinihintay lang na mag-online yung carry nila. Carry nila, yung PHA and Morphling. Yeah. Pero mukhang mas lamang yung TNC in terms of objective, obviously, map control. Mas nakakagalaw kasi in terms of yung mga lane na nanalo. I mean, yung bot, malamang Timber, so okay na okay yung lane niya. Yung main mid, I think, halos patas lang pero lamang in terms of kay Viper BKB kasi nga nakuha agad, din. Yeah, I think medyo kailangan after ko din. After ng Deso, BKB agad. At least, para makapalag na rin siya dito. Feeling ko kung hindi na naman gumana yung pag-early ng pag-clash dito ng PA, mag-iba na yung approach ng Vici Gaming Game 3. Baka lumabas nga din yung Timber, so ayun, Timber, so yung Terrorblade. Pwede. Hop. Every game! Ay, hindi, dapat pala hindi tayo Hong Kong. Ano tayo? I think you know why. Na joke lang. Ha? Ah, hindi ba? Hindi naman magawa si Dan. Kanina pa si Dan. Nasa yung ano ba tawag dito? Winner pays for lower SEA bracket games. Final. Si Dan. Hope. Cannot speak of SEA Games. Cannot speak. San ba yan? Hindi. No. We can't. Cannot. We might get fired. Yeah, cannot. Lalo na yung dalawa dito. We pass. 70 Minutes Gaming, sigaw naman dyan. Yeah! Okay, ako po, baka nga rin tuloy magkatotoo. Kung mag 70 Minutes mo ito, wala tayo, pakihuli na natin ito eh. Ay, sabagay. Papalitan na tayo dito eh. Si Kainat's Herbs. At least tumagal yung enjoyment natin. Yun lang na naman. Look. The back goes. Side check. Thick boy. Try mo kaya SG. Sige. Ano? Ngayon na? Ano, mamaya kasi ito na nga. Yeah, mamamatay! Oh my god, the gank! What? Wow! Yari pa nga tayo dyan, mga kaibigan. That one! Goodbye. He's down! Goodbye! Itong dalawang core na naman yung namatay for the side of Vici Gaming. Onting back and forth, diba? May nakita natin sa may top, biglang sa bottom nga din. Pero si KP na ko po! Nauli yung koya mo! And PYW!
That's not good for click VG Gaming. Click mo muna bago galaw. Ayan. Ayan. Dami yung nagagawa ko pero yung hindi kasi kumakapit yung galaw eh. Go Scepter. Ah, Go Scepter. Ah, ah. Na-silence din si Gabi. Soulbind. Inform out, TP out. Soulbind? Soulbind, let's go. The Herbs Play. The Herbs Play. The Herbs Play nga, di ba? Yung never solo, forget. Yung solo, Soulbind, tapos Stroke of Fate. Oh, di ba? Yun yung combo ni Herbs eh. Ano, sabihin nyo lang ako kung gagalawin nyo ano. Ano? Anong play natin dito? Singapore. Bro. Singapore. Ito? Singapore! Game? Welcome to Singapore! They wait, say the alta smart... mo muna para makita. Ayan. Ooh. Makita natin yung... Jurong! Oh. Ayan, connected. Wait, kaya... maglalag muna konti ha! Maglalag muna konti! Teka lang! And... Oh. And... Oy! 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 Wait lang! Oy! Nag-fail yung siga. Sir! Baka tayo. Alt-tab mo muna. Baka nag-fail yun. Ay. Sir. Wait lang. Sir. Sir, we pray. Sir. Oh. Ayun. Sir, teka lang. Ayun, wait. Nadali na nga. Nag-switch lang kami ng VPN, pero oh. Reconnect mo lang, pre. Sige, muna. Ayan. Oh. Muna, Jack. Eh, ako gusto yung spoiler. Ayan, no. 17-4 na po sa live. Ayan. Oh, gusto yung spoiler. Oh, sige, isu-spoil ko na kayo, guys. Ayun lang, wala. Oh, ban natin si Jetman. Fight spoiler with spoiler. Oh. 17:14, 24 minutes lamang po yung TNC 9K Network lead. Ayan. Oh, ayan na nga po. Yan na kami, oh. Ayan, oh, pinapanood po namin. Gago. 17:4, wag mo nga ano dyan. Oh, ayan na nga po. Ay, okay, you fight, yung ping mataas yung fight. Fight spoilers with fake spoilers. Okay, oh, ayan na nga, Rims! Oy, no, PA na yung Scepter! Oo. Si Zetaman, BKB, pinapunan na nga! Oy, mga mamunit, pero tiyan mo naman din si Gabi! Team si South, PYW is dead, mga kaibigan! Makipagabulan! Oh, double kill by Gabi! Ay! Double kill for double kill! Ay! Patapos! Anong 74? Triple kill! Anong 74? You're lying to me! Ayun, ultra kill! Bigyan ng Rampage para tumaba! Ay! Bigyan si... Ay, hindi. Ayan din si Gabi naman. Si Gabi, para tumaba. Si Armel kasi, bigyan ng Rampage si Tapa. Uy, apat! Earthshaker Morphling is online po, mga sir. And Roshan, mukhang ginagawa na nga. Beach Gaming will not be able to contest. And the Aegis will go the way of TNC. Ha? Kita na nga yung clash eh! Yeah! Yes! Di na lang yung clash, boy! Yes! Sabi sa'yo yun. Ano? Hong Kong. Uy! No Hong Kong. We don't... Si Raul, look up! For the VPN, di ba? VPN Lords! Hindi kasi gumagana. Sir, pala nun. Singapore, let's go! Sir Jamie Santaala, let's go, let's go! Salamat. Say no to lag, la! Say no to lag, boys! No la! Ayan! We Singaporean now, la! Welcome to Singapore! TNC number one! Asa na mga haters ni Gabi? TNC lang? Lag pa rin ba? Malag pa rin ba? Wala nang ang lag yun eh. May... No, Rampage po. If you don't want to give a Rampage for Morphling, you cannot do it. Because the Tiny already run away so far, man. I don't understand. You don't understand? I don't understand. It's okay. We speak Tagalog already. So kung magka-clash na sa may babal, ha? pwede yun kasi meron naman si Aegis. Ayan. Hindi, naging ano na yun eh. Naging, okay? Yung Fuku yung bigla eh. Eh, ganun yung Scepter din dito. Oh, pero sama-sama yung Beachy Gaming. Sama-sama na sila. Oo. Ayan na yung mga TP. Up. Saan kayo punta? Tika na. Huwag kayo dito, la. So, makakapag-backup naman. So, tier 1 tower, lahat buhay pa rin sa for TNC. Game 1, game 2. Ganito yung ginagawa ng TNC. I think, yari pa nga siyang. Ayun lang, patay nga dito. Uy, namatay. Si Gabi, wala pa kasi yung Earthshaker. Wala pa kasi yung... So, nawala na yung Earthshaker, ha? Wala na yung body niya. Sino kayang gaganyain niya? Tiny daw. Tiny come here, la. Oh.
Oy. Oh, nag-miss. Nag-miss yung spec. Sa Steam, lag sa Steam. Oh, kaya dito kayo manood. Dito kayo manood. Welcome to Singapore. We are Singaporean here, man. Singapore number one! Well up, Ice! Ice, best Dota player. HY, come back please! Oh! Oh! Yari si March doon pinunit. March, stay in the trees. Ayan na. Ayan, gaya na, gaya na. Come here, boy! Oh, no! Yung X, di ba nakita? Na-feature pa X eh! Oh, balon! Where you going? Camila! Ayan na! PAP! Ay, nakatalon! Big out! So, fine, silence is there. Buhay na buhay yung PA. Uy, tumama pa nga sa kanila yung Inkswell. Oo, yung Inkswell. Yung Inkstroke! Pero na-force out yung BKB and I think yung PA gusto. Patay si D. Yun la, yun na yung opinion. Ay, nice na! Uy! Uy! Ayan po, may na-pissure oh! Kiyari! Double kill by Tabi! Saan ka punta? Tapon basura! Oy! Smart! Eto ay! Pop! Pop! Ay, hindi. Wala na to. May ano to eh. May tinanggap. Akala ko tinanggap yun na yung kapalaran niya eh. Sabi niya, kill me na. Nagtitipi pala. Para maganda na for TNC. Again, meron pa naman silang Aegis. I think pwede sila mag-high ground dito kung gusto nila. Kasabay pa naman ng Siege Creep din. Ayan na nga. Oop! Where you going, la? Ay, pinasok! Alika dito! Boom! Bata! Boom! Sampo! Dura! Nabura! Dinuraan! Oy! Ako rin, makakadura din. Pero tier 3 tower na ako. Pasak! No bias. No bias. Ngayon ka pa ba hindi magbabias? Pre-grand finals na yung wala TNC. Wala natin pakit. TNC talaga tayo dito. Pero may makita akong magawa ng Beach Gaming na tama. Oo, siyempre naman. Siyempre, give credit where credit yes, is yes, due. Yes. Diba? One lane of racks. Makakukuha ng TNC dito. Toss back. Hindi niya nakuha yun. And TNC will be able to take yung map control natin dito, la. Napag-clash na kami. Yeah, I think yung Beach Gaming medyo na yung approach kasi nila sa game ay hindi mag-iiba lalo-lalo sa game 3. Mm-hmm. Baka mag-ano na sila. Rapira agad oh. I think I mean, para makapili siya tapos pag namatay GG na yung ganun na tayo. Namatay yung approach ng Beach Gaming. Pag napatay siya, pag makapatay tuloy-tuloy. Sige. Pero pag mamatay siya out na. Out na, di ba? Pwede rin. 27 minutes. Is this CN versus CN final? TNC. Tanyo China. Parang muna sila dito. Glimmer K para kay Grimstroke. Nandiyan na siya oh. Ah, wala. Tumalan siya palayo. Uy, nag-aanda sila dito. Kita sila, men. Ito to na nga. TNC. Oh, DY. Minus 1. Ayun na. Op. BKB. TP out. Wala silang pang-answer. Muntik. Hello, sir! Double kill mga para kay Gabi. Welcome to the Grand Finals! Double na sobra. Pipe para dito kay Nature's Prophet. Not so much. I mean, wala din masyadong tulong. Sabihin natin, sige sa 5v5. Pero Beach Gaming, kaya ba talaga makipag 5v5? I think yung ginagawa nga nila doon, naghahanap sila ng pick-off eh. Kung may mak-pick-off yung kalaban ka. So, yan nga pa talaga yung gusto nyo i-go, yun lang. You really wanna go down that road, Fuel Setter! Tinayuan na, tinanggap nyo na yung kapalaran niya. Akala ko mali yung ano. Nag-sprout siya, nag-teleport siya. Goldplay. Tumeleport siya. Ay, TNC. Konti nang nakukuha na talaga na baka ma-close out na talaga yung laro dito. Yep. Nag-scan pa dito yung TNC at ayan na nga. Hello. Ay natalunan si Ori. Ay, okay. Up. Wala bang vision yun sa ere?
Wala. Fuck you. Fuck this. Grabe. Grabe naman yun, Dan. Dapat yun para yung kasi yung pinipick, hindi Jaro. Tapusin nyo na, sir. Hindi po namin pwedeng tapusin. Sige, out na natin to. Tapusin na pala. Di ko naglalaro, sir. Chill lang tayo dyan. Again, TNC, hintayin mo lang yung next na Russian. And then pre, antayin mo yung rapira dito ng Phantom Assassin. Wala kayo. Tataob kayo lahat sa rapira ko, sabi dito ni Eurus. Oo, yun na yung winning condition nila dito. Rapira na yung pag-asa ng bayan. Kung kunwari ma-jump mo yung Morphling, no? Tapos biglang mag-crit, tapos mamatay ka agad. Yun yung isang choice. Yun yung isang chance, pwede. Crit. Totoo lang, pwede yun. Pwede na kapag morph strength. Kaso aabot nga ba sa point? May yules to. Yan. Ay. Makaka-TP out ka ba ulit? Task, nope. Box, network. Wala na. Patay na nga si Yang. He's dead. Well played. Oh, yeah, I think pwede na mag-call yung BG Gaming sa totoo lang. Kasi mangyayari na lang dito sa game na to. Again, hintayin mo na lang yung Roshan. Take mo yung Roshan. Reset kayo. Sama-sama kayo magpunta sa isang lane. Papusin niya yung laro. Kasi wala na magagawa dito yung BG Gaming sa totoo lang. 5-6. 9-24. Two straight games na stomp. Yeah. Yung games natin ngayon. Sa totoo lang. Inaakala pa naman natin dito na, I mean, oh my god. Dinadive na yung mga tier 4s, man. Yeah. Wala na pakialam itong si KP. Naubusan na nga din ng mana. Sabagay, pwede naman siya mag-TP home. May ibusan travel pa. Travel pa. So, check na natin. Ayan, may buyback status tayo pero isort natin para makita nyo guys kung saan. Ay, nakasort na. Ayan na nga po. Pinasok yan! Dead yang mga kaibigan. Ay, toss back. Gabi! Ay, tumalun pa balik! Soulbind nandyan. Di pwede kumulit si Gabi dito mga kaibigan. Ay. Ganda nung manta na yun ah. Ay, naku po. Nagamit na rin na yung BKB. Paano makakapalag to after mo wala na yung BKB? Oo, after walang BKB. Hindi rin makakalapit din yung mga courier dun sa secret shop. Wala, tuloy-tuloy lang talaga. Ginawa na nalang base. Yung bahay. Ginawa na nalang base yung bahay ng kalaban. Radiant's top tower. Parang ay grabe naman 'yan. Parang ako 'yan para sa trash talk lang. Hindi niyo base to. pero again, at least discipline, but discipline. Bibilin niya pa yan. Pabilin niyo naman, ano ba? I think nagsisuit siya ng buyback para. Pabilin niyo TNC, naka-over ako. Joke lang. Bagay, malaglag na rin ako sa'yo. Roshan na lang sila. Alam na lang Beach Game to. Bibili siya rapira. Let's go! Hey! Again, empowered. Malay nyo, guys! Malay mo. Eto ha! Nasa isang crit lang yan, di ba? Sabihin natin matanggal mo yung Aegis kaagad. Oo. Tapos biglang maya-maya, mauli pa siya. So all in na to eh. Eto na yung mga tipong nakita natin, Medusa, Gyrocopter, mga Divine Rapier. Magaganims pa yan, no? Oh. Mukhang hindi pa nga din ata pinapakita din dito kasi naka-blur din siya. Diba? Shotgun. So kahit mag-go, di ba? At least may e-play din sa sarili or kundi man sa kalaban. Ayan na, di ba? Ito din yung parang killer build eh. After ng Divine Rapier, mag-aganims ka para tuloy-tuloy din mawalang ka. Ayan na, pumasok. Pero, na! Patay na si D! Ayan na yung avalanche toss, mga kaibigan. Pero K-Pit, sinasalo niya lang lahat ng damage. Uy, Eurus na! Why? Tumalag ka na! Blink out na lang muna! Disaster! Nandyan! Lapag ang rapira! Wala pupulot! Huwag nyo pulutin kasi GG! Game number 2! Basic na lang pa! What a way to end this game number 2. TNC now coming from game 1 na sobrang stomp. Game 2 din. And they're one win away
from winning their very first major. Napipil ko na. Napipil ko na. Very first major. Titingnan natin to. Mukhang napipil ko na sa totoo lang. Kasi, ito na ngayon. VG Gaming kailangan nila mag-iba ng approach. Yeah. 100% sure kailangan nila mag-iba ng approach. Kasi game 1, game 2, medyo similar yung gusto nilang gawin. Lalo na yung game 1 na masama-sama naman yung maaga. Go nyo yung mga tier 1 towers. Try nyo mapunish yung TNC na gusto mag-farm. Kasi late naman nag-online naman yung Morphling eh. Pero tignan mo rin naman kasi yung supporting cast nila TNC with the Morphling, Viper, and Timbers. Oh. Mga early na pwede mag-dominate. Lalong-lalo na kung manalo sila sa mga lane. Mid lane, di naman talo yung Viper. Bottom lane, panalo-panalo yung Timbers. Oh. Mm. So nagawan sila ng space. Nagsama-sama yung VG Gaming. Nakakuha naman ng mga onting stocks dito yung Phantom Assassin. Pero hindi ito yung VG Gaming na nakita natin na nakatalo sa TNC. And hindi rin ito yung TNC na nakita sabi natin na nakatalo na ng VG Gaming. Sabi nga ni March kanina, may niluluto siya. This is it. Now, TNC, they're one win away from being the champion. One win away from delivering the 3-0 sweep. Sobrang hype, guys. Huwag kayong umalis. Abang-abang tayo. Sama-sama tayo dito. Apat kaming nandito. Darating pa si Kai. Kaya, huwag kayong alis dyan. Magbabalik kami dito lang sa Wombo X Combo.